Yo guys, nandito tayo sa ano, Padre Paura Street, sakop ng Mabini Eremita, Manila, no? Ito yung lugar, na to. Pagkakupan ng video, no? Itong lugar na to, dito po nakahilira yung mga OFWs araw-araw. Umalis ang purpose, magpipidos. Lahat na nagpipidos bago alis patungo sa labas sa masa, dumadaan ang tinatawag na pre-departure orientation seminar, mga guys, no? Sa lugar na to, araw-araw punong-puno to dito, itong hilira na to. Ngayon sila bago umalis, dadaan pa sa ano, pila dito. Sikat ng araw ang inaabot ng mga ano, sobrang init ng sikat ng araw ang inaabot ng mga kababayan natin, ng mga OFWs. Pero alam niyo mga guys, sa lugar na to, meron akong kakilala mula noon hanggang ngayon. Sila ay dalawang mag-asawa. Ito, masisipag oh. Mga masisipag yan. Si Junior. Yan, si Kuya Junior. Ito yung kanyang asawa. Noong sa kabila pa kami dati sa May Buendia, sila, ito ng trabaho nila guys, oh. Magbibinta, ayan, no, oh. Magbibinta ng mga kung ano-anong mga accessories, mga cellphone accessories, mga guys. Ayan. May mga headsets, no? Tapos may mga wallet. Meron pang mga relos, 'yon. Mga relos 'yan, paninda nila guys, oh. Relos at saka itong mga power bank ng mga cellphone, power bank. Ayan, yan, yan. Makita ang power bank, oh, yan, oh. Ayan, power bank. So ngayon matagal na sila nagtitinda mula pa nung doon malapit pa kami sa UWA, guys. Sa May UWA. Nagli-lecture pa ako dati sa mga OFWs doon. Ngayon wala silang tigil sa pagbibinta ng kanilang mga paninda, hanggang lumipat na mula sa May video, hanggang lumipat na dito sa kung saan-saan lugar, babalik pa rin sila. Basta kung saan mga OFWs, mayroong mga paninda sila, yan o. Oh. Yan, mga paninda nila. Si ate, simple lang. Pero bakit ginagawa nila to? Kasi gusto lang nilang mabuhay. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, napakahirap. Alam natin, lahat tayo umasa, no? Na sa panahon ngayon, magbabaan ang presyo. Kaya nakausap ko sila kanina, kamusta naman ang pagtitinda? Ito, yun, maayos na yung pagtitinda. Kasi pag hindi sila magtitinda ng katulad nito, mga guys, no? Medyo, ano te, goto mga butin. Gutom mga butin? Gutom talaga. Kamusta? Anong na... Kunti katanungan lang. Kamusta? Ano yung naramdaman nyo ngayon? Na... Dati sa panahon ni President Duterte, anong naramdaman nyo compare na yun? Okay! President Duterte! Oo! Nung nagka-lockdown, tinulungan niya yung mga tao. Tinulungan niya? Oo, tinulungan niya yung mga tao para mayroon silang pangbili ng pagkain. Pero may, si ano, di ba mas mayaman si PBBM? Mas mayaman, pero ang ginawa naman mataas mga bibilihin. Ganun ba? Oo. Parang hindi ko naman naramdaman na tumaas. Ay, naku. Ay, naku. 65 malapit na. Malapit na ang sandaan ng bigas. Pero sa totoo lang, parang hindi ko naramdaman. Kailang kahit ako saan ako magpunta, ganun din talaga. Tumataas ang presyo. Maraming pangako. Sa Duterte, magkano lang ang bigas. Oh. Oh. Maluwag ang buhay noon. Noon ang budget namin sa isang araw, 200 ngayon, ay noong, kay Duterte, ngayon, 300 na. Eh, 1,000. Oo, 300 na sa isang araw. Kulang pa. Kulang pa yun, tipid pa rin. Tipid pa rin, nagbabayad pa kayo ng bahay. Bahay. Ang bayad namin sa bahay, 7,000.
talagang malaki ang pagbayad niya. Mabuti siya na kapag bayad ng 7,000, marami dyan, may trabaho. Hindi lang, walang pambayad sa bahay namin. Bayad namin 7,000. Pero yung kurente namin mababa kasi sulo namin yung kontador. Ang tubig lang namin, 150. Ang tubig namin, ang kurente namin, kanda. Talaga? Pero tipid lang, tipid. Tipid lang talaga? Oo, tipid lang. Sakit lang. So sa lugar ninyo, ano naman ang ano masasabi niyo sa doon sa tinitirhan ninyo? Lahat pa okay pa sa ano ngayon panahon kahit nagtaas ang mga presyo? Ay, halos lahat. Habang na nagtitinda kami yung araw-araw na dinan. Araw-araw iniipunan namin araw-araw yung bahay. Mm. Yun. Pera bahay, pera pagkain, tapos pera sa, ano, sa... Ay, si, ano, mayaman naman si, ano, President Marcos. Mayaman, sa ano? Mayaman naman si President Marcos, bakit? Ang sarili lang niya. Sarili ba? Oo, ang sarili lang niya. Talagang, pupunta tayo. So, sige. So, kailangan sipag lang talaga at syaga, no? Sipag, syaga lang. Sipag lang at syaga talaga. Parang wala kong sipag, wala. Hindi ka kakain. Oo. Kailangan yan. Lagi kang kumakain para makakain. Oo, kaya nga. Wala lang po, tulungan sa inyo. Ilang anak nyo, kuya? Ilang anak? Dalawang anak nyo. Dalawang. So, magkano naman ang kinikita niyo sa loob ng isang araw? Ako, 1,000. Ngayon. Naka 1,000 ka na? Oo. Ang lupit. At least kahit paano, naka 1,000 ka na. Ewan ko lang siya. Ikaw? 1,500. Naka 500 ka na? 1,500. 1,500. Kubo ngayon. Ang lupit. Nailis na yung puhunan. Guys, ito, mag-asawa. Sipag, oh. Labas ng puhunan. Labas ng puhunan na yun. Naka 1,500 ka na? 1,500. Ako, sir. Si Mrs. niya 1,000 labas ng puhunan, guys. Ito mga paninda nila, oh. Ayun, yun, maaga pa. Ito 1,500 labas na rin ang puhunan. Labas ng puhunan. Labas ng paanan. Grabe. Ay bante. Yo, saka pa pagkain sa bahay. Oh, kain sa bahay. Sa tagal ng ano no ng ganito ano nyo dino pa lang yung bagay iba pa daw pag negosyo no hindi ibig sabihin pag alagala ka lang hindi pwedeng maliitin kahit nagtitinda ng UC no ayan so ibig sabihin guys sipag at syaga lang sipag at syaga lang pag oras ng sa paghanap buhay sipag at syaga lang di bali masunog sa sikat ng araw. Importante kumikita, no? Okay. So guys, magtatanong tayo ngayon. Lilipat ako. Tanungin natin si sir kung pwede. Kunting survey lang ito mga guys. Ano? Kunting survey sa panangin. Mag-i-eleksyon na. Diba? Mag-i-eleksyon naman. So ngayon, ang daming maririnig tayo sa television, patgot sa daan. Kahit walang kakwinta-kwintang mga bagay, yan, hala, pinag-usapan, tapos kanya-kanyang siraan, no? Ayan, titingnan natin si sir, ito, ano, ano, sir, ah, sorbe lang, kunting sorbe lang, pwede ba? Sir, kamusta naman, anong naramdaman mo sa panahon ngayon? Kasi maraming daw, sabi nila, hanggang ngayon, hindi pa rin bumababa yung presyo ng mga bilihin. Totoo ba yan, sir? Totoo ba yan? Totoo naman ako. Oo. So, ngayon hindi pa na implement. Sabi ng iba nga, pag umpisa nung makaupo si PBBM, akala ng karamihan, magbabaan na lahat ng presyo, sir. Totoo ba? Hindi? Mas lalong tumaas. Sir, so ngayon, anong naramdaman mo dahil nagtaasan ang presyo? Wala, talagang hirap talaga. Talagang hirap talaga. Kaya tinawa, marami kayo na yung lumapansa. Oo. So ngayon, dinig na dinig sa social media, yung tanyang-tanyang ano, lahat ng mga politiko, tatakbo itong 2025. Mayroon namang eleksyon. So narinig mo ha, sa mga social media?
Kanya-kanyang siraan? Kanya-kanya. Oh, di ba? So, ang purpose siguro, may purpose, no? May purpose talaga. Ayun lang talaga, pero lahat naman ang mga muna. Oo. So, anong masasabi mo, sir, sa mga ano, yung mga maingay na mga politiko? Nasara, yung ano sinabi nila, gawin lang nila, no? Tulong-tulong na lang. Oo, oh, hindi lang. Oo, oh, kasi kadalasan, sabi ng iba, nag-ingay sila para makilala lang pagdating ng eleksyon. Hindi sila makakalimutan. Oo nga, pero mali. Mali pa rin, no? Mali, mali. Dapat, yung pag-iingay nila galing sa puso. Tama. Diba? So yan. Anong trabaho mo, sir? Saka yun, wala. Wala. Security guard ako dati, kaya retired na rin. Oo, oh, retired na, security guard. O yun. At least, may pensyon na, no? Ayun. Kaya dito saan mga guys. Sa Tagapay Easy TV. Channel, YouTube channel. So kaya dito guys, mamaya punong-puno to ng mga OFWs dito. Punong-puno to dito mamaya. Ayan. Hinira to. So hinira na to. Tapos aakyat patas. Magpipidos. Si sir, magpidos yata to eh. Sir, magpidos ka ba sir? Magpidos yun kayo? Amay. Ah, misis mo? Ah, OFW. Ikaw, hindi ka na, hindi mo naranasan maging isang OFW? Ay, hindi pa. So, mag... At trabaho mo siya dito lang. Sa Pilipinas. Ayan, oh. So, yun na. Ilang tao lang natanong ko dito. Guys, grabe. Walang tigil. No, ito si Sir, oh. Ayan. Paninda rin, kompetensya ng dalawang kakilala ko. Sir, kamusta ang kita? Kamusta ang kitaan? Pagtitinda, okay naman. Meron namang pangkain sa isang araw. Oh, kaya ba ang bilad sa init araw-araw? Okay, araw-araw. Kaya nagsusumbrero, no? Oo. Ay sila, sir, kumita na, oh. 1,000 malinis. Oh, labas ng puhunan. 1,500 malinis. Labas ng puhunan. Ako, 100 pa lang. 100 pa lang, sir? Baka kailangan lang, sir, laging nakangiti. Huwag na mag-ano, tabon sa ilong. Kasi sila, oh, laging nakangiti. Kaya malakas magtinda yan mula nun, sir. Ayun. Grabe. Magtatanong ako dito sa, ano, nagmamaniho. Huh? Guys, magtanong ako dito sa nagmaniho. Sir, kumusta? Sila nagtitinda, ikaw naman ay nagdadrive. Kamustang kitaan? Kamustang kitaan? Okay naman. Gumagamit ka ng gas, sir? Electric? Electric? Electric, no? Hindi gas, no? Grabe. Bago ka umalis, sir, charge muna. Okay. Kamusta, sir? Sa ano? Anong naramdaman mo ngayon? Mag-i-election naman. Okay lang. Nababasa mo diyan sa ano, napapanood mo sa social media, grabing tirahan ng mga ano, no? Kanya-kanyang siraan, no? Patut sa daan. Buboto ka pa ba, sir? Malas, sir. Ang iba, ayaw nang bumoto, sir, kasi lahat daw nang binuboto, hindi naman na ano, na susunod yung mga pangako. Okay. Grabe, no? Ayan. So guys, ang oras ngayon, mag-alas 10 pa lamang. Mamaya, dadami ng tao dito. Dito po sila nagpipido sa Bangko de Oro. Yan, Bangko de Oro. Yan. Bangko de Oro. Yan. So guys, mamaya, mag-iikot pa ako. No? So, magtanda pa ako ng ilang mga interview. Ito po guys, kausapin ko. Kausapin ko kasi kanina OFWs. Mga standby. Ito, kaibigan ko rin. Dati nga sa radio guys. Ngayon, talagang masipag ko. Ito si Miss ano, Olivia San Rafael. Kanilang boss din nila, si Sir Johnny. Sir Johnny, kamusta naman sa St. Peter? Okay naman po. Okay naman. Marami na ba? Nakarami na? Marami na. Okay. Marami nang na ano? Doon lang ayaw pa pumuwi. Ito, matagal na akong in-invitean ito. Pero kaya lang, medyo nag-isip ako. Kanya-kanyang hanap buhay mga guys.
pagdating sa panahon ngayon? Pag-iisip mo, limang taon. Ang tagal. Mero, sa gustong magmamadali, nagmamadali na, mag-member na kayo dito. Yan o. St. Peter. St. Peter. Yan. Kamusta ang administration ni PBM? Okay na naman. Okay na. Masaya-masaya ka. O yun, kanina may ayaw, mayroong masaya pa rin. Oo. O ganun naman kayo sa mga support ni PBM yan. Okay. Yan. Si ate, nagtitinda rin. Pero ang asawa niya, security guard. Tapos, masipag. No. Daga. Kamustang init pag sumikat yung araw? Sobrang init, no? Iwas. Ayan. So, ang kinikita mo, nakakalinis rin ng 200 sa isang araw, no? Masisipag. Sa Maynila kasi maraming, ano, maraming tira mga tao sa Maynila. Kaya lang, pag ikaw may edad na, hindi ka na pwede magtrabaho, magtinda-tinda na lang, no? Ayan. Pag may edad, kailangan pwede. Oo. Bakit tayo? Mayaman ang mga presidente natin ngayon, ha? Anay? Mayaman sa bulsa. So, okay naman ngayon. Kahit ano. Ano mas maganda? Dito, sa panahon ni Presidente Duterte o sa panahon ni PBBM? Parihas na? Pero sa panahon ni Duterte, nababawa bang presyo ng mga bilihin o mataas? Marihas lang. Ah, oo. Kasi kayo yung mga negosyante, no? Ay, hindi nyo naramdaman na bumaba. So, matagal ka na din na natitinda ng ano? Oo. Talaga. So, bakit? Doon ka daw ka din kanina? Kabila, bakit? Umalis ka doon? Mabait sila sa akin eh. Pinalayas ka ba? Pinalayas ka doon? Nagka-examine ako magkapatid. Ah, magkapatid? Asawa ng anak ko. Ah, asawa ng anak mo. Sila mismo ang magpalaya siya doon. Gusto nila sila doon. Kaya naman dito. Ayun. Okay na. So, tingnan nyo guys ha. So, hindi pare-pareho yung sagot sa akin. Ang iba, mayroong okay. Kung ikumpirma yung sa panahon ni Presidente Duterte at saka kay PBM, pareho lang ang naramdaman nila. Kasi sila ay masisipag. Kung masipag ka, oh, hindi mo maramdaman yung hirap. Diba? Masipag ka. Ayan. Kaya, masipag lang at saka kino. Yan. Okay. Good. Salamat ati ha. Ilang tao ka natin? 50. 50 anyos oh. Dito sa kalsada sa amin sa Bagkita. Tinda. Kaway naman tayo. Oh, shout out sa mga kaibigan. Oh, hey. Shout out sa mga kaibigan mo na pala away, ano ba? Mababait. Okay. At least hindi ka pumatol sa mga ano. Oh, okay. Ayan. Sige te. Okay, salamat ha. Salamat. Ito pa guys. May nakaupo. Ayan o. Ayan o. May hawak na tungkod. Lapitan ko. Lapitan ko yung nakatungkod. At tanungin ko. Ayan. Bro, ayan kaibigan ko yan. Pero, kausapin ko muna to. Sir, magandang hapon. Musta po kayo? Si Kaagapay pala sa ECTV. So, kamusta sir? Oh, Kaagapay. Si Kaagapay sa YouTube channel. Kamusta sir? May lakad ka ba ngayon? Si, anong pangalan mo sir? Ha? Okay. Okay. So, kamusta sir? May anong lakad mo ngayon dito? Pagkalagala lang. Ba't may tungkod ka? Ha? Na ano ka na? Nandaan lang. So sa... Parang ano, parang tawag nito. Yung... Na-paralyze ka?
Stroke. Ano taong na siya? 65 na si Zero. Ayan, ako 75 guys. Ang edad ko 75, si Zero 65. Ayan, ano? Pero si Zero masipag, kaya lang nagkaroon ng mild stroke. Mild stroke, kaya nakakalakad pa siya. So, anong hanap ko dyan? Nalagalala. Napang may exercise. Anong dati trabaho siya? Layason? Ayan, si sir, may mga anak? Binata ka pera ngayon? Oh, si sir, binata pa. Sa mga available dyan. Ayan, si sir, binata pa. Masipag. Bisaya, sir, Bisaya. Sa YouTube channel, vlogger. Ayan si sir. Naghanap ko eh. Dito yung mga dumadaan dito mga guys, halo-halo. Kasi pagdating sa Ermita Manila, halo-halo yung mga tao dito. Mayroong mga foreigner, mayroong mga OFWs, mayroong mga ibang ano, mga Ilocano, mga Cebuano, ayun, no? May mga Chinese dito sa lugar na to, yun, no? Ayan. Ayan ang Lotus Garden Hotel. Ayan. So, nagsusurvey lang. Kamusta ngayon? Sa panahon ni PBBM, satisfied ba kayo? Sa panahon ngayon ni PBBM, okay ba kayo? Okay lang naman. Ay, yung kay Duterte. Anong mas maganda? Kay PBBM or kay Duterte? Ha? Kay Duterte? Oo. Bakit sinabi mo kay Duterte? Halimbawa, kung tatakbo ulit si Presidente Duterte, halimbawa lang, kasi may mga ano naman eh, may mga termino yung mga presidente. Oh, 6 years si Duterte, natapos 6 years din. Halimbawa, kung tatakbo ulit si ano, si Presidente Duterte at saka si maglaban-laban si President Marcos ngayon, sinong bubutuhin mo? Sinong bubutuhin mo? Halimbawa lang. Ha? Si? Duterte. Oo. Kasi, mabait siya. Ay, mabait naman si PBBM, ha? Si? Oo. Mabait naman si PBBM, ha? Sige. Salamat, ha? Okay. Pag election, bumubuto ka ba? Bumubuto ka? Ah, okay. Sa tambo, parang nga akin. Ah, okay. Bumubuto ka pa rin, ha? Sipag mo, ha? Eh, sige. Itong election, bubuto ka ulit. Okay. Sabay-sabay tayong bubuto. Pero pag-isipin na mabuti. Kasi, kung sinong talagang susunod sa mga pangako, no? Okay. Sir, salamat sir, ha? Oh, kita nyo na mga guys, ha? Sa ilang tao lang na mga nakausap natin kanina, narinig mo sa kanilang mga opinion at reaction. Kahit sinong makaupo na presidente sa Pilipinas, huwag na kayong umasa sa kanilang mga pangako, kasi kahit sinong upo, ang importante, kahit sinong presidente o kasi sinong mga tarpon, politiko man yan na nakaupo, pinakakuan kayo, huwag na kayong umasa. Ang importante, karapatan natin ang bumoto, dahil tayo ay ano tayo, mga Pilipino. Bumoto sa tayo at sa bumoto, dahil po yun ay talagang requirements, no? Isa sa mga batas na pag ikaw ay Pilipino, no? Talagang pagdating ng eleksyon, karapatan mong bumoto, no? Kasi tayo lahat ay mga Pilipino. Okay? So wag nating
sisihin kung sino nakaupo nung una at saka sa ngayon. Huwag nating ikukumpara kasi mas lalong maguluhan lang ang isipan ng bawat isa, no? Kung sa ngayon panahon ng patutsadhana naman dahil malapit naman ang eleksyon, hayaan nyo na, huwag nyo nang pansinin kasi pampagulong lamang yan sa isipan natin ng bawat isa. Ang importante, magplano tayo, gawin natin ang nararapat, no? Diskarte lang mga gagapay sa paghanap buhay. Katulad ng nakausap ko kanina, mayroon namang nagtitinda lang, simple lang dating, pero kumikita sila mga guys. At hindi nila naramdaman yung hirap, no? Nung tinanong ko, kamusta kung nung si Presidente pa ang nanungkulan, at saka ngayon, i-compare mo kay President Marcos. So, ang sagot sa akin, pare-pareho lang. Yung dalawang mag-asawa, ang sabi, iba noon kay Presidente Duterte, mas maganda. Ngayon daw, kay PBBM, ang sabi, ay mas mahirap ngayon kasi nagtataasan ang presyo. Pero, sa totoo lang, o mga kagapay, no, kung tayo ay magsikap lamang po sa paghanap buhay, no, talagang tuloy-tuloy pa rin na mabubuhay tayong mga Pilipino, no? May mga subok, may mga pagsubok, no, na minsan akala natin hindi kaya, pero kung ang bawat isa masipag lang at no, lumapit lang sa pung may kapal, lahat ng bagay lapit natin sa kanya, mga pagsubok, lahat ng bagay ay walang imposible. Kaya huwag mawala ng pag-asa dahil ang tanging inaasahan lang, ang tanging pag-asa lamang natin po yung ating pong may kapal. Maraming salamat po mga kagapay, tuloy lamang na nakatutok sa aking YouTube channel, at saka sa hindi pa nakapag-subscribe, pwede kayo mag-subscribe. Please support my YouTube channel para po marami pa po tayong matulungan ng mga kababayan natin. So maraming salamat. God bless you all.